Hello mga ka-Lodi Wops! Welcome back to my YouTube channel. My name is Ram and you are watching Ram's Diary. So yung mga ka-Lodi Wops, no, nagbabalik taraw ako nung nag-a-apply pa ako pupuntang Taiwan. So bumalik ako sa pagsisearch dun sa Taiwan applicants na group sa or Facebook group sa sa mga Facebook group. So ngayon may mga nakikita akong comments or post na medyo nawawala na siya ng pag-asa kasi nga hindi siya college graduate. So ipapaliwanag ko po sa inyo, or for today's video bibigyan ko kayo ng idea kung paano maka pagtrabaho dito sa Taiwan ang mga high school graduate. Kaya stay tuned and watch this video until the end. So ayun, huwag kayong mawala ng pag-asa, lalo na yung mga high school graduate na gusto mag-apply dito sa Taiwan. Kasi sa totoo lang, may paraan para makapagtrabaho kayo dito sa Taiwan. So makikita nyo sa mga posts, sa mga Facebook pages ng mga legit na agency dyan sa Pilipinas, lalo sa Maymalate, Manila. Diba, usually ang mga qualification is matataas na. So ipapaliwanag ko muna kung bakit siya nagtaas na ng qualification ng mga agency. Kasi alam nyo, dito sa Taiwan yearly nagtataas ng sahod, and then some of the companies is nagtataas sila ng sahod or nagbibigay sila ng additional payment after 6 months. For example, nag 6 months ka na tapos nagdagdag ng sahod. Tapos after 6 months mo ulit, nagdagdag ulit ng sahod. Although hindi naman siya masyadong mataas, pero 1,000 din. And then after nun, bukod dun sa 2 beses nagtataas ng sahod sa isang taon, kasi nga 6 months, depende sa company, hindi yung lahat ng company ganun. Pero pag once na na-timingan nyo sa mga magandang company talaga, good job yun. So bukod dun sa dalawang taas sweldo after 6 months, yun, meron pang mandated ng government dito sa Taiwan is magtaas ng sahod every year. So parang lalabas sa isang taon, 3 beses magtataas ng sahod. Kaya hindi natin masisi din ang mga agency dyan sa Pilipinas kung magtataas sila ng qualification. Pero dito naman talaga sa Taiwan, hindi naman sila yung nagbibigay ng qualification. Dyan lang talaga sa agency sa Pilipinas. Although nagbibigay sila ng qualification, pero beyond, ang ginagawa kasi ng mga agency is parang gusto nila na ibigay o ipadala dito na tao is yung beyond their expectation. For example, ang hiningi nila na tao is, for example ha, ang capacity niya or yung working tawag doon, basta ability niya is ang, for example lang to ha, 50% lang yung hiningi dito sa Taiwan. So ang ipapadala ng mga agency dyan sa Pilipinas is palagi natin 100%, parang ganun. So they exceed their expectation or satisfaction. Kaya yun yung ginagawa ng mga agency dyan. So sana maintindihan nyo rin sila. Pero para sa akin kasi, hindi naman kasi talaga na-need na yun. Para sa akin ha, pero wala tayong magagawa kasi applicant tayo, hindi naman tayo yung mismong mga authorized na agency para magpadala ng tao dito sa Taiwan. So yun, balik na tayo sa topic. So paano ko nasabi na may chance pa rin kahit ang nakalagay na post doon sa Facebook page ng isang agency is isa na doon yung college graduate or college undergraduate, minimum of 2 years. Kasi yun na mabasa natin, or ako nakikita ko kagano'n talaga eh, college graduate 4 years, kung hindi naman 4 years, at least college level, mga second year, no, hanggang second year lang, kahit undergraduate. So, paano ba? Meron akong kakilala, high school graduate lang siya. Pero bakit siya nakapunta dito sa Taiwan? Which is, yung qualification is college graduate or 2 years, minimum of 2 years na undergraduate ka. So, ang ginawa niya, nagkaroon siya ng idea, which is, i-share ko sa inyo. Kapag once na college graduate ka 4 years, ang kailangan is diploma, right? Para magkaroon ka ng, or mapatunayan mo sa agency na college graduate ka. Pera na lang kung pipikein mo yung diploma mo. So, yun isa rin yun sa way. Pero, magastos yun. Diba? So, ayun, walang ibang paraan. It's either magtapos ka ng college or magpipike ka ng diploma.
Pero kailangan mo iakma dun sa year na tapos mo, kasi baka nilagay mo college graduate ka 4 years. Eh kung kukumputin yung taon na nabuhay kayo sa mundo, kulang pa ng 2 taon. Hindi nahuli ka. Di ba? So, yun lang naman. So, dito na tayo sa may ano, sa may high school graduate nakapagtrabaho ng Taiwan. So, ang ginawa, di ba kapag college undergraduate ka, so, i-analyze mo lang sa sarili mo. Kapag college undergraduate ka, ano ba kailangang proof na ipakita mo para mapatunay na college undergraduate ka? Di ba wala naman? Verbal lang. Okay? So, yun ang ginawa niya. So, ang resume niya, parang nakaano kasi siya, nakapag-aral naman siya ng college pero 1 year lang. Hindi siya naging 2 years. So, nagkaroon siya dahil wala na silang pang suporta. Wala siyang pang suporta sa pag-aaral niya. So, nag-stop siya. Napilitan siya mag-stop and nagtrabaho siya. So, ang ginawa niya, sinabi niya na nag-aral siya sa gaytong college nung gaytong year. Pero ang instead na i-declare niya is 1 year lang siya na undergraduate, sinabi niya 2 years. Kasi wala namang hihingin sa'yo na any proof na hanggang 2 years ka lang na undergraduate sa college. Di ba wala? So, sa interview na yon sinabi niya na, or sa pag-fill up ng biodata. So, magpapaniwala kasi wala naman talagang, walang way para mapatunay. Pwera na lang kung tatawag yung agency doon sa school, pero never naman ginagawa yun. Kasi hindi naman ina-applyin mo manager, di naman CEO, di naman president, di naman vice president. No need for educational background check-up. Wala na hong ganun. Kasi nga, a factory worker lang naman tayo dito. So, at saka mabilisan ang process, kaya no need na sa mga ganun. So, ang ginawa niya, nag-lie siya, pero white lies yun. Kasi kung hindi mo gagawin yun, never ka makakapagtrabaho dito sa Taiwan, di ba? Kasi yung mga college, ay mga high school graduate, before pa yun na qualification. Eh ngayon kasi, nagtasa ng qualification, so, di ba, kailangan natin gumawa ng paraan. Kasi kung hindi tayo gagawin ng paraan, hindi tayo makakapagtrabaho dito sa Taiwan. So, yun, ginawa niya, sinabi niya lang, college undergraduate siya, 2 years. So, ayun, kasi nga, yun naman yung qualification. Then, nag-ano siya sa interview, di naman tinanong yung educational attainment mo. During interview, more ang tinatanong sa interview or employer's interview is about naman sa work experience mo, 'di ba? So, yun doon ka na lang mag-focus, tapos i-segue mo na lang yung sa education, kasi hindi ka maalalayan na, or hindi ka matatanggap kapag once na sinabi mo totoo na high school graduate ka lang or 1 year undergraduate ka, hindi ka mapapa-line up, hindi ka makukuha, 'di ba? So, yun ang ginawa niya. Ang gawin nyo, ulitin ko, magkakaroon lang ako na recap, sabihin nyo na lang or isulat nyo dun sa biodata na nakapag-college kayo. And then, ilalagay nyo yung kung saan kayo nagpag-college and sabihin nyo na lang na 2 years undergraduate. So, yun na lang ang magandang maisa-suggest o may tutulong namin sa iyo, mga idol. And sana, pagbutihin nyo at huwag kayong mawala ng pag-asa, kasi kung mahina loob nyo, hindi para sa inyo si Taiwan. Alam nyo, nung ako naman, nung nag-apply pa eh, nawalan din ako ng pag-asa, dami ko in-apply na agency, makikita nyo naman sa vlog ko eh. Ayun, sa lalo na sa mga bago pa lang, panoorin nyo yung mga previous video ko sa unang pag-apply ko sa Taiwan, makikita nyo kung saan ako nag-apply ng agency, tsaka nung mga qualification, ano yung ginawa ko, kasi nagbibigay ako ng tips doon. Mas maganda mapanood nyo yun bago kayo pumunta, kasi para hindi naman masayang yung punta nyo, di ba? So, ako na dinocument ko na para sa inyo. So, magbalik-tanaw lang tayo doon if gusto nyo lang naman. Kasi yung iba namang nagbablog kasi, nag-apply sa mga agency, wala, hindi siya masyadong detailed. So, wala rin, parang useless lang. Kaya, naisip ako mag-vlog talaga dahil doon. Kasi before naman ako mag-apply, nag-search din ako sa YouTube, pero medyo bitin ako sa mga info na binibigay ng mga nagbablog. So, kaya ako na-force na mag-vlog. So, nag-enjoy naman din ako, kaya... So ayun, suportahan nyo na rin itong video ko, mga idol, ng YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button, pa-like na video, and hit the notification bell para mag-update kayo sa next video ko. Thank you!